Thank you very much, Mr. President. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TREIN. Epektibo ito simula January 1, 2018. Sa sweldo nyo sa January 15, mararamdaman nyo na ang ginhawa ayon sa Budget Department. Kailan mararamdaman ng tao yan? So, January 15? Yung first 250,000 mga exempted yun, zero na. Okay. So, meron ka, automatically meron kang annual to, annualized, 20,000 in your pocket. Sa ilalim ng TREIN, wala nang babayarang taunang income tax ang mga minimum wage earners o kumikita ng 250,000 pesos pababa. Ibig sabihin, kung sumusweldo ka ng 12,000 kada buwan, buong buo mo na itong makukuha. Ang sumusweldo ng 15,000 na kinakatasan ng 7,000 na annual income tax, hindi na rin bubuwisan. Tax-free na rin ang may monthly salary na 21,000 pesos na dating kinakatasan ng 22,000 na annual income tax. Ang public hospital doctor na may kita na 57,000 buwan-buwan na binabawasan ng 138,000 na annual income tax, magiging 90,000 pesos na lamang sa ilalim ng TREIN, kaya may ekstrang kita na 48,000 pesos. This is the administration's biggest Christmas gift to the Filipino people, as 99% of the taxpayers will benefit from a simpler, fairer, and more efficient tax system. Okay yung TREIN sa mga swelduhan dahil kung mababa yung sweldo mo, malamang ay tax-exempt ka. Bababa man ang babayarang income tax, apektado naman ng tax reform ang presyo ng ilang bilihin dahil sa karagdagang buwis na ipapataw, kaya wala ring takas ang karamihan. Tulad ng LPG, natataas ang excise tax ng piso sa 2018, 2 piso sa 2019, 3 piso sa 2020 o kabuo ang 6 pesos sa unang 3 taon ng TREIN. Ang diesel fuel oil na karaniwang ginagamit ng mga jeepney driver magkakaroon ng 250 na tax kada litro sa 2018, 450 sa 2019 at 6 na piso sa 2020. Ang coal na ginagamit sa pag-generate ng kuryente may epekto sa singil ng kuryente. Maliit lamang daw ito, sabi ng pamahalaan, magiging 2 centavos kada kilowatt hour lamang ang madadagdag sa singil sa kuryente. Aabot lamang mula 15 pesos hanggang 45 pesos ang dagdag singil sa kuryente dahil sa TREIN. Tinatayang 120 billion pesos ang malilikom ng pamahalaan galing sa TREIN. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.